Makakabili na ng bigas sa mas mababang halaga ang ating mga kababayan. Ito'y dahil inaasa ang dadagsak sa pamilihang bayan ang NFA rise sa mga susunod na buwan. Ang buong detalye ay bibigay sa atin yan sa The Better News ni Christine de la Cruz. Matapos iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Miyerkules ang pagbabalik ng kontrol ng NFA sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Executive Order No. 62, ay may mas magandang balitang hatid ang DTI sa mga suki ng NFA rice. Ito ay makaraang lumagda sa isang kasunduan ang Department of Trade and Industry at National Food Authority upang pahintulutan ang mga retailer na magbenta ng NFA rice sa mga grocery at supermarket. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, inaasahang bababa ang presyo ng bigas kung marami ang supply nito sa pamilihan at dadami ang pwedeng bilhan ng mga murang bigas. Inabisuhan din ni Lopez ang NFA na maglagay ng well-milled rice sa kanilang outlet sa mga pamilihan dahil mabibili lamang ito sa halagang 39 pesos hanggang 42 pesos kada kilo. Ang retailers ay magre-repack ng government rice at ibenta ito sa maximum volume na 4 na kilo kada pamilya. Inaasahan naman na nasa 150 stores nationwide ang makikinabang ng nasabing repacked rice. Umaasa naman ang publiko na sa darating na Oktubre ay makaramdam na ng ginhawa lalo sa kanilang budget para sa bigas. At yan ang ating The Better News. Para sa DZRH Network News, Christine de la Cruz, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.